Nakakaloko, nakakahingal. Lumakayan! Pagising ko tuwing umaga, ganyan ang itsura ko. Punong-puno ng cream, pampabata. Ganyan ang buhay, tumatanda na tayo, kailangan tayong magpabata. So, hay na nga at nagsasaing na ako at nagising na rin ang anak ko. Ganyan siya kapag nagising na ako. Pagkatapos, magtitimpla na ako ng kape naming dalawa at nagkakape nga rin siya para hindi daw siya inaantok sa school. Dati kasi gatas ang pinapainom ko sa kanya, inaantok daw siya. So, hay na nga at nagkakape na kaming dalawa, tignan niyo ang pagmumukha ko. Kakaloka, hindi pa ako naghihilamos. At syempre, unahin ko muna magluto, ano? Pero nakamumbog na ako dyan, ano? Hinahayaan ko muna nakababad yung cream sa mukha ko. So, hayan na nga at nagluluto na ako ng ulamin ni Maro. At gutom na nga daw siya. At nakaluto na nga ako, yan ang agahan niya. Kain ka na, anak. At ipinagpatuloy ko nga ang pagluluto, yan naman ang baon niya sa school. At kumakain na nga din siya dito. Enjoy mo lang ang breakfast mo habang napakadami ko pang ginagawa dito sa kusina. Pagkatapos ko nga siyang paliguan, iginiyak ko naman siya. At heto na, papasok na siya at ihahatid ko na siya sa labasan. So magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. Lagi tayo mag-iingat para sa ating pamilya. At huwag na huwag nating kakalimutang magdasal at magpasalamat. So heto na nga at papasok na ako, kailangan ko maagang mag-umpisa para mabilis matapos ang aking gawain. At heto na nga at nakasakay na ako ng tricycle. O diba, minamadali nila ang tulay, malapit ang matapos. Abay, dapat lang, hirap na ako. Charot. Napakadami na abala sa tulay na yan. Nakakaloka. So hay na nga at nandito na ako sa pasyente. At uumpisahan ko na ang aking araw. A day of my life. At nadatnan ko nga silang nagkakape dito. At syempre, hindi nila malilimutan ang aking pritong saging na ipagluto nila. O salamat sa inyo. Tamang-tama, nagda-diet ako ngayon. Yan na ang tanghalian ko. Isang beses nga lang akong kumakain ng kanin sa maghapon. At kailangan ko magpapaya. At bumibigat na naman ang timbang ko. At lumalaki ang aking pisngi. Kakaloka. So ayun nga, tapos na maghapon kong pagkatrabaho at pauwi na ako. Abay, naabutan kami ng pagsasara ng tulay. Isang oras kami maghihintay dyan. Oo, eh, diba? Naglakad na lang ako. Abay, importante sa akin ang oras, ano? Kaysa maghintay ako na matagal doon. Abay, maglakad. Ang masubukan naman, di ba? Mabuti na lang makulimlim ang panahon, hindi mainit. At hen na nga at naglalakad na ang ganda ko sa napakalayo. Sana matapos na agad yung tulay para matapos na ang kalbaryo namin. Abay, malayo-layo din itong lalakarin ko. Kailangan magtyaga. Nakakaloka, nakakahingal. Lumakayan! Ang layo! Nakakapagod, nakakaloka. Ayun na. Ngayon lang sila dumaan. O, diba nakakaloka ang hingal ko? Tumatanda na talaga. Mabilis mapagod. Malapit na ako. Isang oras ako maghihintay sa kabila kapag hindi pa ako naglakad. Tignan mo, napakadaming sasakyan, no? O, diba? Tama yung desisyon ko na maglakad na lang. Nakakaloka. Diba napakadaming sasakyan, no? Isang oras na ako maghihintay sa kabila kung hindi pa ako naglakad. Grabe, no? Traffic serye! So, yun nga, nagpahinga muna ako dito. Grabe yung pagod ko dyan, nakakaloka. Mahilo-hilo pa nga ako sa init, nakakaloka. Napagod, grabe. Grabe yung pagod ko. Pahinga muna ako. So ayun nga, tandito na ako sa palengke para bumili ng uulamin namin. At syempre, isda ang uulamin ko ngayon. At hindi na nga ako nagkakarne. At syempre, hindi mawawala ang ulam ni Maron at babaunin niya sa school. So ayun na nga, at nakapamili na ako at pauwi na ako ng bahay. Pagdating ko nga dito sa gawin namin, o diba, nakago pa din. Kung hindi pa ako naglakad, nandun pa ako sa kabilang tulay, o diba? Masasayang ang oras ko. Time is gold, ika nga. Ayun nga, pagdating ko ng bahay, agad-agad ako nagluto, naglaba, naglinis ng bahay, napakadami kong ginawa. At eto nga ang aking lulutuin, iginagaya ko na ang mga sangkap, ang bawang, sibuyas, luya. At nagigisa na nga ako dyan habang nakasalang ang aking labahin. Nilagyan ko na ng patis ang aking ginigisa. At ilalagay ko na nga ang isda. Pagkatapos nyan, lalagyan ko ng tubig at mga pampalasa. Ilalagay ko na rin ang gulay at ang sili. O, diba? Siling green na. At luto na nga ang aking ulam. Napakasarap! Hello, kind vlog!
Ay, guys, kain. Alam namin, ay! Let's go. Ang sarap nung ano asim niya. Ang sarap. Grabe yung asim. Panalo. Tapos sili na may patis. Oh. Ulam niya manok. Eh, ayaw niya yung lutong iluluto ko. Ayaw niya. Sabi niya, bilang ko na lang daw siya ng manok niya sa tapat. Hmm. Sakto. Bagong luto kaya masarap. Sarap. Namiss ko ang bangos. Ang hangon si Jay, kakaloka. Ay, ulam nyo. I am blessed. Bye bye. Thank you. Love you all. And I. Thank you. Bye bye. Ang hangon.